Hello at hairline ni Alden Richards, kinumpirma sa live video ni Maine Mendoza matapos itong i-zoom at palinawin sa isang high-tech na camera. So nakikita nga natin na meron na namang isang sikreto ang mabubunyag, lalong-lalo na ng imbestigahan ang live video ni Maine Mendoza na nagte-trending noong isang araw pa. Kaya naman alamin natin kung ano ang sikreto sa video ito. Magbalik tanaw muna tayo sa ating top comments mula kay Miss Marie Dadea. Okay, baby Teo, labas na, init na kaming mga naghihintay sa'yo. One day, hindi na yan mapipigilan. Yay! Go, baby Teo, go! It is my own POV and mind your own na lang. Kanya-kanya tayo ng comment. If you know the word respect, what is the problem if I shared mine? Walang basagan. So, ayan nga ang komento ni Miss Marie Dadea na certified ADN. Si Miss Esbal naman na palagi rin nating top commentor ayon sa kanya. Di ba nakapaghahalata una sa QC sila nagla-live video para sa donations? Then, nasa Nuvali at si Alden lang ang nagla-live video pero nahagip ang boses ng bata. Tapos ngayon naman, si Maine ang nasa Bulacan at ganun din narinig din ang boses ni Teo. Grabe no, kung ano-ano ang strategy para lang itago ang dapat itago sa mga walang alam. Pero syempre, sa atin na alam na natin na ang galing talaga sila mag-ninja. Kung wala kang alam, hindi mo talaga masabi na magkasama sila. Ano? Ngayong si Maine ang nag-live, bakit walang Alden? Noong si Alden ang nagla-live, bakit wala si Maine? Gets nyo ba? Palipat-lipat lang sila. Kailangan papayagan ni Javi na babiyahe si Mrs. na may kasamang bata sa ganitong sitwasyon. O mag-isang bumiyahe si Mrs. na syempre imposible, pero ang alam ko ay pinaiikot lang nila ang mga taong walang alam kundi manghusga sa nakikita lang. Tayo nag-iisip, diba? At ano ang ginagawa ng mga sasakyan nila at para sa kanila, madali lang kumuha ng passes tayong mga Pilipino pa. So, Miss Esbal, napakahaba ng inyong komento at medyo hiningal ako, pero medyo sang-ayon nga ako na dun sa sinasabi nyo na bakit noong si Maine ang nagla-live, wala si Alden. At noong si Alden naman ang nagla-live ay wala si Maine. So, medyo talagang nakakapagtaka ngayon na hindi sila nagla-live pareho sa tuwing magbibideo yung isa dahil ba nasa iisang lugar lang sila at syempre, madedetect niya ng mga netizens na iisa lang ang kanilang lugar na tinutuluyan sa panahon ng quarantine. So medyo nakakapag-isip nga tayo kung bakit ganito ang nangyayari. Para naman sa ating top 3 commentor, mula kay Miss Mary G. Aragon, pinakuha ni Maine yung isa pang batang nanggugulo kay Maine. May nagsabi na Mati, come here aside sa batang nasa kabilang gilid ni Maine. Panggulo para hindi halata na may isa pang bata sa tabi ni Maine. Nagsabi rin si Mati na I'm first after I'm done. Kaya gusto rin ng isa pang bata na gayahin si Mati. Kaso pinigilan ni Maine at pinakausap sa kasama na kunin muna. At saka siya nagsabing daddy put. Halatang tinakpan ang bibig ng bata para hindi marinig ang voice nito. Kaya nataranta si Maine at natawa pero patay mali siya at itinuloy ang video chat niya. Ayan nga yung sinasabi ng ilang mga netizens. Tama po kayo, Miss Mary G. Aragon. Kasi bakit magsasabi si Mati ng I'm first kung wala siyang kalaro o wala siyang kasunod na iba pang bata, di ba? Alangan naman na si Mati ay nakikipaghabulan lang sa sarili niya. Pagkatapos yung narinig nga na daddy put, dahil nga alam naman natin na ang tawag nga ni baby Mati sa kanyang tatay ay papa. So nakakapagtaka na merong nagsalita ng daddy. Di naman natin masasabi na talagang inedit lang ang video dahil kahit si Maine Mendoza ay napatigil at nag-iba ang reaksyon ng kanyang mukha matapos niyang banggitin ng nasabing bata ang salitang daddy ko. Kaya naman kayo na lang po ang manghusga kung sino sa palagay niyo ang tinutukoy na bata na talaga namang napakakulit at sinasabi na ngayon niya ay nanggugulo na rin sa mga live video ni Maine at Alden.
bago naman tayo pumunta sa ating mismong topic ngayon para sa video ito, ay ini-encourage ko po ang lahat na magbigay rin ng kani-kanyang komento at sagutin ang ating mga top commenter sa pamamagitan ng pagtatag ng kanilang pangalan sa ilalim ng video ito. So, ayan po, at inaasahan natin na kayo rin ay makakapagbigay ng inyong mga opinion. So, bukas, aabangan natin lahat, alas 6 ng gabi, ang bayanihan ng ilang sa mga celebrity sa Kapuso Network, at syempre kasama na ang phenomenal star na si Min Mendoza at pambansang bae na si Alden Richards. Inuulit ko po, bukas, March 31, 2020, alas 6 ng gabi. Baka makalimutan ng iba. So, para sa Shopee po yan ang kanilang bayanihan. Kaya naman panoorin natin at suportahan din ang ilan sa mga kasama pang artista ni Namin at Alden, dahil isa rin itong programa para rin makatulong sa mga apektado ng COVID-19, at alam naman natin ang kinakaharap ngayon ng ating bansa. Kaya ito ang nagsisilbing pagtutulungan o bayanihan ng ilan sa mga celebrity sa Kapuso Network. So, paalala lang po sa lahat, bukas, baka kayo ay makalimot. So, bukas ay araw ng Martes, wala pong taping ang phenomenal star na si Min Mendoza ng Daddy's Girl, dahil bawal nga tayong magsilabas ng ating mga tahanan. So, dito sa poster ng Shopee Bayanihan, on Shopee Live, ay makikita natin kung sino ang mga kasamang artista, na andyan din si Miss Heart Evangelista, Jose Marichan, at ayan syempre si Naken Chan, si Rita, meron pa dito si Gabby, at meron ding iba pang mga kasamang artista na wala rin sa poster, na doon na lang din natin makikita di umalo, ayon nga sa Kapuso Network, sa mismong Shopee Bayanihan on Shopee Live bukas. Kaya naman excited na ang lahat na makita, syempre, pero ang pinaka-inaabangan ng lahat ay si Namin at Alden, na matagal na nang hindi nakikita ng sambayanang Pilipino mula ng mag-lockdown. So, eto muna ang ating tatalakayin ngayon, na alam ko naman ay natalakay na rin sa ibang mga video at napanood nyo na yung talagang mismong video nito, o yung kabuuan ng mensahe ni Min Mendoza sa Facebook Live niya ng Itbulaga. So, dito ay nagbibigay si Min Mendoza ng kanyang mensahe habang siya ay nasa bahay nila o nasa mansyon nila sa Bulacan. So, masaya tayong lahat, dahil noong una ay inabutan nga ng lockdown o community quarantine si Min Mendoza sa Quezon City, at kailangan niyang magstay sa condo, dahil alam naman nating lahat na hindi nga pwedeng makaalis sa ganitong klase ng panahon. Pero noong nagpakita si Min Mendoza ng kanyang live video at sinasabi niya nga na siya ay nasa Bulacan na, marami ang natuwa para sa phenomenal star, dahil syempre iba pa rin daw yung nasa sarili mong tahanan at nasa sarili mong pamilya sa kasagsagan ng ganitong crisis. So ngayon, dahil nga pinag-uusapan na to, ay tatalakayin na rin natin at hindi na rin tayo magpapahuli sa sinasabi nga nila ng mga spotted dito sa video ito, mga spotted images at yung mga naririnig na boses. Nakita natin na bago magsimula si Min Mendoza sa video ito, ay merong parang distraction sa kanya o merong nanggugulo sa kanya, na sinasabi naman ng ilan sa mga ARMY fans at hindi maka-aldab na di umano ay si Baby Mati daw. Lilinawin lang po nating lahat, ha, si Baby Mati po ay malaki na at hindi na po bulol magsalita. Si Baby Mati po ay nakakapagsalita na, at sa katunayan, kapag sinasama po siya ni Min Mendoza sa kanyang mga video, ay napakatatas na po ng salita ni Baby Mati, dahil hindi na po siya baby. Sabi nga nila, hindi na daw bagay ang Baby Mati, dahil kuya na siya, Kuya Mati na siya, at talagang matatas na siyang magsalita. So, ang usap-usapan ngayon ay kung kanino ang ulo. So, so makikita nyo dito sa left, upper left hand corner, yung ulo na tila sumilip nga sa live video ni Min Mendoza. At pagkatapos noon ay natawa si Min Mendoza habang itinataboy niya ang taong nasa gilid na ito. So nakakapagtaka naman, dahil medyo matangkad niya o mataas ang kinalalagyan ng ulong ito, na nakakapagtaka rin kung bakit sumilay pagkatapos mismong paalisin ni Min Mendoza ang kanyang kapatid na si Kulid.
So hindi na natin masasabi na si Colleen nga ang sumilip na ito o yung nahagip ang ulo sa video ito dahil unang-una ay kinuha na ni Colleen si Matty nang sabihin mismo ni Meng na Colleen, pakikuha muna si Matty. So ito nga yung mga panahon na yon. Ang ipinagtataka lang ng lahat, no? Meron dito tayong mga talagang nakakagulat na eksena. Ayon nga sa ilang nagkomento, inislomo nila at isinama na rin yung mga grab pictures na nakita yung ulo sa taas ni Main. Sa una pa lang nakatingin na si Main sa side niya. May papalapit sa kanya, doon na siya hindi medyo mapakali. Tapos may hinarang yung kamay niya, sabay sabi ng wait guys, bukang binubuli siya ng mag-ama niya. O, ito nga ang feeling ng ilang mga nagkomento. Ayon pa sa kanila, hairline pa lang ay kilala na kung sino ito. Obvious naman daw na mataas yung lalaki. At yung hair niya ay nakadungaw. Nanotice din di umano ito ng ilang netizen. Yung ulong sumungaw na ito, kaya naman sinisigurado nila na matangkad ang may-ari ng sumilay na ulo. Tapos biglang may nagsalita ng daddy put or whatever, basta may nagsalita at hindi ito si Matty. Dahil kilala na nga ng mga netizens ang boses ni Baby Matty at hindi na nga bulol si Baby Matty. So kung makikita nyo, yung hairline o yung ulo ng taong ito ay ayan. So medyo mapapansin nyo, parang medyo maiksi lang yung kanyang buhok sa may taas. At yung hairline niya, mapapansin nyo naman, hindi naman talaga pang babae at panlalaki naman talaga yung kanyang ulo. Dahil dyan, ikinumpara natin yung picture ni Baby Matty para makita natin kung gano'n nga ba kataas yung hairline ni Baby Matty at mapatunayan natin na hindi siya ito. Dahil ang sinasabi nga ng mga Armin at anti-Aldab fans ay binuhat lang daw si Baby Matty, kaya daw tumaas ang ulo ni Baby Matty na akala naman ng iba ay ulo ng ibang lalaki. So ayan po, makikita natin na sobrang lago ng buhok ni Baby Matty at kulot na kulot pa siya. So ayan, diba, kitang-kita naman natin. Halos kung dumungaw nga si Baby Matty at kung siya ay hawak-hawak ng kanyang tita Colleen, eh di malamang hindi na nakita ang kanyang noo kung nahagip ng kaunti ang kanyang ulo sa may bandang itaas. Dahil nga sobrang lago ng kanyang buhok na halos ito ay naging bangs na sa kanyang noo. Kaya naman yung sinasabi ng lahat ng mga maka-anti-Aldab o maka-Army na nag-iilusyon na naman ang Aldab Nation, marahil ay hindi nyo pa nakikita at hindi nyo talaga iniimbestigahan kung ano ang katotohanan sa likod ng videong ito, dahil obvious naman na hindi kay Baby Matty ang sumilay na ulo sa Facebook Live ni Main Mendoza. Kaya naman mag-comment na kayo ng mga opinion nyo.